Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading para sa mga Scorpio. This is for money and love reading. Paalala lang, hindi ito para sa lahat. So kunin mo lang yung mga magre-resonate para sa'yo. Also, dito sa ating love reading, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Scorpio. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. And anyway guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comment, and share. And also, yung subscription nyo. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, meron pa po kaming other channel, yung Madam PTV, funny and comedy style kind of reading naman ang ginagawa namin dyan. So, ma-appreciate ko po kung magsusubscribe kayo dito and dun sa ating other channel. And if you're dealing with the Virgo, Virgo Philippines, lahat po ng link nandyan sa description box. Okay? So, start na po natin ang reading. Yung left side mo, ito yung iyong money reading. Yung right naman ang iyong love reading. Pero ibabalance natin. Pwedeng magpalit-palit tayo. From money, mapupunta sa love. From love, mapupunta sa money para maging balanse ang ating reading, okay? So, ang main energy mo is this Page of Wands, Aries, Leo, and Sag energy. There's some sort of adventure here, chance, growth na nangyayari sa'yo. So, maaaring currently you're having this maturity. Kumbaga, hindi ka pa ganun ka-mature dito sa energy mo, but you're having these limitations. So, kahit pa paano, meron ka mga may mga pinipigilan, may mga bagay na tinatry kontrolin sa sarili mo. I feel like it has something to do with the emotions, okay? Or sa mga tao sa paligid mo na hindi ka gano'n nagiging ka-open. Pero, I feel like you're doing the right job. Kasi, ito yung nakakatulong sa'yo para makuha mo yung maturity na kailangan mo eh. Kumbaga may mga bagay dito na hindi naman talaga dapat pagtuunan ng pansin. And yun yung nakikita ko sa'yo, you're not really focused dito sa mga bagay na ito. Parang it's just a waste of time. And nakukuha ko naman sa'yo na ginagawa mo yung tamang gawin dito. Okay, and I'm seeing news dito. Maybe it has something to do with travel. Okay, napakaganda ng balita dyan. But you know, I'm seeing a lot of options. So, whether it has something to do with travel, pwedeng hindi ka pa ganun sure dito sa kung ano man itong news na ito, kung tatanggapin mo ba or hindi. But, you know, mag-start muna tayo dito sa yung love reading. We have here the Snake, Addiction, and Lightning. Some sort of a competition here. I don't know kung ito ay, kasi nakukuha ko yung energy mo and the other person here involved in the situation. You're trying to heal. We have here healing heart. So, a lot of healing here. So, maaaring may natapos na relationship, na connection. And you're trying to heal from this. And also, yung other person mo trying to fight this addiction. Kasi until now, we have here the Snake. So, nakukuha ko, parang kahit papano itong person na ito tumitingin. But if you're single, I don't feel good about your new person. Okay, kung single ka and may other new person na nagpaparamdam sa'yo, medyo mag-ingat ka. I don't feel good about that person kasi, I don't know, some sort of addiction here. So, maaaring may mga hindi ka magugustuhan sa ugali niya. Yun yung nakukuha natin dito, ha? Maybe addiction sa isang bagay. Like, I don't know, but this sounds weird. Pero, maybe, hindi naman to addiction. Pero, maaaring may attitude siya, like, medyo hindi siya malinis sa katawan. You know, or, you know, pag nakasama mo siya, ututin siya. Sabihin na natin ganun. I'm sorry for the word. Pero, yun yung nakikita natin. And, medyo nakaka-turn off yun para sa'yo. So, medyo, hindi naman sa mag-ingat. Pero, a lot of acceptance ang nakukuha natin dito. If you really like this, a lot of transformation from your side. Lalo na hindi mo pa masyadong kilala itong person na ito. Pero para naman doon sa iba, pagdating sa relationship, I feel good with the 10 of pentacles dito sa 10, completion, and yeah, I'm seeing a lot of burdens sa ngayon, may mga nagpapahirap, pero at least nagkakaroon ng completion, okay? And the more na tumatagal, the more na lumalalim ang connection, eh mas lalong tumitibay ito, okay? And we have here the World. I feel like you're trying to secure yourself. You're not being open. For some of you, pwedeng may distance.
And for what I can see there, yeah. May mga bagay kang hindi matanggap dito eh, with regards to your person. Kasi yung person mo, being honest, pero yung honesty niya, maaaring sobra-sobra naman. Yung katulad nga yun, yung hindi siya natututong, yung kumbaga, sabihin na natin, may mga bagay na hindi naman na dapat sabihin, pero sinasabi pa. And some sort of honesty na hindi mo nagugustuhan. And with the magician and in reverse, yeah. I feel like, I would like to clarify that first, ha? What's with the magician in reverse? Okay, we have your page of pentacles. Okay, pareho naman kayo. There's immaturity on both sides. Pero ikaw, you're trying to be mature. At least kahit papano, we have your the lovers, Gemini energy, and the sun. A lot of happiness, kaya lang minsan hindi nagkakaroon ng pagkakasundo dito. Para yun sa mga in relationship. Para dun sa hindi in relationship, may mga pagpipigil tayong nakukuha dito. Okay? So, punta muna tayo dito sa iyong money. We have here keys on a ring, date, and mask. Okay. Something new ang dumadating dito. Might be it has something to do with the keys on a ring. Medyo bago ito, ha. Options, decision, ganyan. But I feel like there's some sort, merong bagong dumating or may bagong career, business, money na pinagkakitaan dito na maaaring hindi mo sinasabi kung ano talaga yung nararamdaman mo or yung comment mo with regards to this. Yung nakukuha ko sa'yo. You're like going with the flow, at saka maaaring you're just too young, hindi mo masabi yung mga decision mo, yung mga gusto mong mangyari, ganyan, etc., etc. Because maaaring wala ka ring say, pero I feel like marami kang gustong sabihin or may mga gusto kang ipahatid or ipaalam, pero lahat nakatago or nakakip pa sa ngayon. You're not showing etong mga ideas mo dito. And with the Nine of Cups, maaaring ikaw ay medyo bata pa or talagang ang tingin sa iyo eh bata, kahit pa ikaw ay may age, ang tingin sa iyo eh parang wala kang say dito sa mga ideas mo na ito. And with the Nine of Cups, okay, I feel like there's a lot of happiness. And so nakukuha ko ngayon, you're just enjoying whatever it is na ibigay sa iyo. With the Six of Swords, may mga nawala dito eh. Or may mga mawawala pa lang. So, it's not malungkot na pagkawala. It's something to do with your dreams or bagay na gustong bilhin pero hindi mo makuha. Pwedeng ganon. And I feel like it is a good news. I don't know. But good news naman siya. Kasi although hindi mo makukuha itong bagay na ito, eh nakukuha ko na hindi naman talaga siya dapat. Especially if this is just luho na iniisip mo. Like for example, may gusto kong bilhin. Hindi ko nakukuha, makuha mo siya. Or pwedeng makuha mo siya pero after several weeks, I don't feel good dito sa nakuha mo. So, with the Six of Swords, huwag ka malungkot kung ito ay hindi mo makukuha or mawawala sa'yo kasi wala rin namang magandang maidudulot sa'yo ito. Okay? I don't know. I am seeing someone here wanting to buy a phone. Pero you just have to wait. Yun ang nakukuha ko. Medyo magulo sa part na yun, ha? Kasi some of you pwedeng makuha. Yung iba, hindi makukuha at all. Okay? So, medyo naguluhan tayo doon. Yung iba na makukuha nila, I don't know, there's a lot of happiness. For some of you, pwedeng has something to do with your home, pag-aayos ng bahay, kwarto, ganyan. With the Four of Wands, I'm seeing a lot of stability here. Walang pagbabago ngayon dito sa ngayon, ha. Maraming option or multiple source of income ang dumadating dito. Pero there's no changes yet. Kasi the Devil in Reverse is here. Okay, what's the Devil in Reverse? For what I can see here, this is Capricorn energy. Kaya walang pagbabago kasi hindi ka nagtitiwala. Kulang ang iyong hope, kulang ang iyong
sabihin na natin yung pananampalataya para dun sa iba. Yung iba, okay naman. Yung iba, medyo matamlay. You have to pray. You have to pray hard, okay? Kung may mga gusto kang bagay, i-manifest mo. I-manifest mo lahat ng yan. Wag ka masyado, kasi yung iba dito masyadong masaya. Especially kung ikaw itong mga nakukuha mo, yung mga luho mo, yung mga gusto mo. And wag ka masyadong mag-focus doon. Mag-focus ka sa mga... you know, pananampalataya mo or for some of you, sa mga friends mo, I don't know, kasi may mga kakulangan dito eh with the devil and king of swords in reverse. Maybe it has something to do with clarity. Yan, so maaaring hindi ka umaamin sa mga bagay-bagay na nangyayari or you know, mga nawala sa'yo. Actually, there's a lot of sadness pa dun sa iba, pero you know, you have to open up kasi maaaring yung ibang tao makatulong sa'yo pagdating sa pagbibigay ng advice. Kaya lang, you're really not open. Yan, especially dun sa iba kasi, ang tingin sa'yo is parang wala kang pakialam. Okay? Parang wala kang pakialam sa mga nangyayari. Pero honestly speaking, meron naman, parang ganun. Meron naman talaga. Kaya lang, hindi lang nakikita sa'yo na may pakialam ka. And we have here the Emperor, 3 of Pentacles. This is with regards to your love. Ang nakukuha natin is that, I don't know, nag-shift yung energy mo. From hindi nag-ahabol, from hindi nag-iisip, nakukuha ko yung energy mo ngayon na nag-iisip ka na. Maybe you're having this third party relationship, pero tinatapos mo yon. Ayaw mo nang ganun. You have this Queen of Swords energy. So, maaaring may mga nasaktan ka or may mga masasaktan ka pa lang. But, you know, it is for the better. We have your 10 of Wands. Tinatanggal mo yung pressure, yung sakit, yung bigat, yung hirap na nararamdaman mo. That's why you're doing this thing. But with the Emperor, kasi ang nakukuha ko sa'yo is that hindi ka para maghabol eh. Hindi ka para magabol. Pero this time, nakukuha ko yung energy mo na kahit papano, isip ka ng isip with regards to this person, to this connection. Ayan, might be, meron nga mga pagdududa for some of you na pwedeng may iba na, ganyan. And maaaring may mga kakulangan kang hinahanap. And maaaring you feel like ikaw na lang itong bigay ng bigay. So, yun yung energy mo. But, you know, if you want to know the truth, just simply ask. Magtanong ka lang. Yun yung pinaka-advice na nakukuha ko sa'yo. Especially dito sa iyong love at saka sa money mo. Kung may mga gusto kang malaman, feel free to communicate. Kasi ang kulang sa'yo, communication. Okay? Pati dito sa iyong money finances na ito. Dahil yung mga tao sa paligid mo dito, medyo matamlay ha. May mga pagtatago ng emotion, pagtatago ng ideas, etc., etc. Pero, kung may gusto kong sabihin, sabihin mo lang, huwag mo itago. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi, mas makikita nila yung importansya mo, yung halaga mo, kung ipapakita mo kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin, yung words mo, na hindi nila akalain na ganyan ka pala talaga. Okay? Pati sa love mo, mas hindi maiipon yung emotion. Kasi alam mo yung once na ang words or may something na nakita ka na hindi mo nagustuhan tapos hindi mo sasabihin, iimpok mo lang, ang ending yan, maiipon at maiipon yan. So once na masabi mo yan, masakit, malaki at saka pwede pang mag-end ng relationship if currently nasa relationship ka. Ganun din sa work mo. Okay? So, maaaring hindi naman masa makakasakit ka dito, pero malaki ang may tutulong ng ideas mo kung i-share mo yan. So that's it for now, Scorpio. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot and Madam PTV, if you want comedy funny style kind of reading, and Unicorn Princess, I'm sorry, Virgo Philippines if you're dealing with a Virgo. I love you all and bye bye.